Ito ang Portrait of a Lady, isang obra maestra na gawa ng isang sikat na Pilipinong pintor na si Juan Luna, ang kapatid ni General Antonio Luna. Sa pinta, makikita ang isang babaeng nakasuot ng pantulog habang nakaratay sa kama. May hawak na rosaryo at may libro sa tabi nito. Pinangalanan ni Juan Luna ang kanyang pinta bilang Paz Pardo de Tavera, hango sa pangalan ng kanyang asawa mismo na si Paz Pardo de Tavera. Sa unang tingin, mukhang simple lang ang pinta na ito. Ngunit ang misteryosong babae sa larawan ay hindi katulad ng kanyang asawa dahil ang mukha ng babae sa larawan ay hindi tugma sa mukha ni Paz Pardo de Tavera. At maraming nagsasabi na ito ay may sumpa dahil lahat ng namamay-ari ng pinta na ito ay minamalas. Ngunit kung hindi si Paz Pardo de Tavera ang nasa larawan, sino ang babaeng ito? Si Juan Luna ay ang pinakatanyag at bantog na Pilipinong pintor sa kasaysayan ng Pilipinas. Pinanak sa bayan ng Bado, Ilocos Norte noong 28 ng Setyembre taong 1857 ni na Don Joaquin Luna de San Pedro y Posadas at Doña Laurina Novicio y Achita. Si Juan ay nagmula sa isang malaki at mayamang pamilya at siya ang pangatlo sa pitong anak. Ang interes at hilig ni Juan sa sining ay pinukaw at pinasimuno ng kanyang kapatid na si Manuel Luna na isang napakatalento at bihasang pintor. Si Juan ay nagsimulang dumalo sa Ateneo de Manila kung saan natanggap ang kanyang Bachelor of Arts degree at kalaunan nagpatuloy siya upang magpatala sa Eskwela Nautica de Manila at naging marino. Gayunpaman, ang pagiging isang marino sa pamamagitan ng propesyon ay hindi nakapagpigil kay Juan Luna mula sa pagbibigay ng malayang paghahari sa kanyang masining at hilig na hangarin upang maperpekto ang kanyang kasanayan at talento. Nagsimula siyang kumuha ng mga aralin mula sa kilalang maimpluwensyang tagapagturo ng pagpipinta, si Lorenzo Guerrero, nang maglaon nagpatala siya ng kanyang sarili sa Academia de Dibujo y Pintura. Noong 1877, nagpa siya si Juan na maglakbay sa Europa kung saan nakumpleto niya ang kanyang pagsasanay at edukasyon sa mga sining ng Europa. Nag-enroll siya sa Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Sa mga ikoniko at kapansin-pansin niya ng mga obra maestra tulad ng Espolarium na inilahok niya sa Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid noong taong 1884 kung saan nakakuha ito ng unang gintong medalya. Pinapakita ng pinta na ito ang namatay na gladiator sa labanan habang ginuguyo ng mga Romano. Sumasalamin ito sa mga pang-aabuso ng mga Kastila sa mga Pilipino sa panahon na iyon. Naging kontrobersyal ang pagkapalalo ni Juan Luna dahil ang kauna-una ang Indo na nagugi sa patimpalak na iyon. Muling pinakita sa publikong Espolarium sa Roma noong Abril sa kaparehong taon. Bukod sa Espolarium, naging tanyag rin ang kanyang pinta na The Blood Compact. Nilalarawan ng pintang ito si Nadatos Katunan ng Bohol at Miguel Lopez de Legazpi ng Espanya. Layunin nito natataka ng isang kaibigang pakikipag-ugnayan. Gugupitin ang mga partido ang kanilang pulso at ibubuhos ang kanilang dugo sa isang tasa ng puno ng mga likido tulad ng alak at saka nila ito iinumin. Ganun rin sa isang pinta na The Death of Cleopatra na nakakuha ng pilak ng medalya sa National Exposition of Fine Arts in Madrid noong 1881. Si Juan Luna ang malawak na tinuturing bilang pinakamagaling at pinakana-impluensyang pintor ng Pilipinas. Ang kanyang mga gawa ay pinapakita sa ilan sa mga pinakatanyag na museo kasama ng National Museum at ang Lopez Museum. Ang ilan sa mga kanyang pinakatanyag na makda ay kinabibilangan ng Mestiza Lady at Her Dresses, Tampuhan, Roman Ladies, at The Happy Beauty and the Blind Slave at marami pang iba. Kilala si Luna sa kanyang dinamiko at natatangin estilo, kasamang kanyang dramatiko at mapangakit na mga pinta. Ang kanyang akda ay naalala bilang isa sa pangunahing mga halimbawa ng romantismo at realismo sa mga paaralan ng sining. Si Juan Luna hindi lamang isang pintor, siya isang revolusyonaryo na isang aktibong kalahok sa Revolusyong Pilipino na naganap noong huling bahagi ng 19th na siglo. Sa kabila ng kanyang tagumpay at mahusay na talento, ang buhay ni Juan Luna ay nabalutan ng madilim na mga kontrobersya. Nasangkot siya sa pagpatay sa kanyang asawa at biyanan dahil sa kanyang maingiting ugali at selos. Noong 23 ng Setyembre taong 1892, napatay ni Juan Luna si Paz Pardo de Tavera ang kanyang asawa at ang ina ni Paz na si Juliana Goretcio de Tavera na biyanan ni Juan Luna. Nagugat umano ito dahil sa selos. Ayon sa nakasulat sa ating mga libro, nagkulong si Paz at ang kanyang ina na si Juliana sa isang kwarto habang nagagalit si Juan Luna. Binarin ni Juan Luna ang hawakan ng pinto upang mabuksan ito, ngunit sa kasamang palad ay nasa likod lamang pala ng pintuan ang mag-ina. Tumagos ang bala sa pintuan at nabaril si Paz at Juliana na dahilan upang ikinamatay nito. Sa madaling salita, hindi raw sinasadya ni Juan na mapatay ang kanyang asawa.
Ngunit taliwas ito sa salaysay ni Mara Parto de Tavera, ang apo sa tuho de Trinidad na kapatid ni Paz. Ayon sa kanya, unang nabaril si Felix na kapatid ni Paz na dahilan upang magkulong ang mag-ina sa kwarto. Pursang pinasok umano ni Juan ang kwarto na kinalalagyan nila at binaril si Juliana habang humingi ng tulong si Paz sa bintana. Matapos mabaril si Juliana, kinalakad at ginu ni Juan si Paz at saka ito pinaputukan. Bagamat mabigat na krimen ang kanyang nagawa, napawalang sala siya noong Pebrero sa sumunod na taon dahil ito ay may tuturing bilang crime of passion. Ano man ang version, namatay sina Paz at Julian sa kamay ni Juan Luna at ituro ang dahilan kung bakit nagkaroon ng sumpa ang pinta ni Juan Luna na Paz Parto de Tavera. Ang ilan sa mga tao nagsasabi na ang ilan sa mga dating nagmamayari ng litratong ito ay minamalas. Kaya walang ibang nais na nagmamayari o panatilihin ang litratong ito. Napapagkama lang si Paz ang babae sa pinta, ngunit hindi nito kahawig at sinasabing hindi si Paz ang babae dahil kung titignan ay bilog ang mukha ng babae sa larawan at hindi naman bilog ang mukha ni Paz. Ang babae ay hindi si Paz kundi si Angela Douche, isang babaeng Pranses na numerong unong paborito modelo raw ni Juan Luna. Sa katunayan, makikita si Angela Douche sa ibang pinta ni Juan Luna tulad ng The Parisian Life na kung saan ay tinititigan ng mga ilustrado na sina Juan Luna, Jose Rizal at Ariston Bautista ang isang babae na si Angela Douche sa isang coffee shop sa Paris at ang Minovia na kung isasalin sa wikang Pilipino ang aking kasintahan, magkahawig ang babae sa pinta at maaring si Angela Douche nga ito na noong ipinuri ni Juan ang kanyang kagandahan. Ang nasabing larawan ni Juan Luna ay itinago ngayon ng National Museum of the Philippines at pinangalanan muli mula sa dating Paz Parto de Tavera, ginawang portrait of a lady. Ikaw, ano sa tingin mo? Si Paz nga ba na asawa ni Juan Luna ang nasa larawan? O si Angela Douche na paboritong modelo raw ni Juan nang siya ay nasa Pranses? Hindi ba't hindi naman siguro papangalanan ni Juan ang pinta na Paz Parto de Tavera ang kanyang obra maestra kung hindi si Paz ang nasa larawan? At sa mga nagsasabing may sumpang pinta na ito, baka nagkataon lang. Napatay nga ni Juan ang kanyang asawa, ngunit hindi mapapagsubali ang muling ipininta ang interes ng marami sa ating kasaysayan at kakilalan bilang maging isang Pilipino. Si Juan Luna nagpatunay na kahit tayo tinatawag dati bilang isang Indio, may napagmalaki pa rin tayo sa larangan ng sining. Ang kanyang pamana sa ating kultura at kasaysayan ay ginawa siya bilang isa sa pinakamahusay na pintor at ang kanyang gawain ay pinag-aaralan sa buong mundo.